Hello, good morning mga boss. Welcome po yun naman sa panibagong video. So may gagawin tayong window tie na basic lang. Umaandar naman si compressor, lumalandag yung tubo, pero umuugong yung pan motor. So ang issue siguro nito is capacitor, baka shorted, open, or grounded. So check natin yung capacitor at makikita ko sa inyo paano natin i-check yung capacitor mga boss na master. Tara, samahan niyo ako. Okay, ito yung window type mga master boss. So ito yung capacitor niya. Tinanggal ko na, so hindi ko pa na-check kung sira ito. So ang gagawin natin, papaandarin muna natin, tapos lalagyan natin ng amperahe. So lalagyan na, nasaksak natin mga boss, master. Ayan. Tapos ilabas natin yung capacitor. Tapos siligyan natin ng extension yun na. Ayan, binuktong natin yung ating amperahe. So buksan na natin yung amperahe natin. Saksak na natin. Ayan. Ayan. So meron tayong 0.70 ampere mabagsak. So ayan, umuugong siya kasi nakapan. Bubuksan natin yung compressor. Ayan. So binuksan ko yung compressor. Inon ko, ayan, nakaon ng compressor. Ayan, tumutulog siya. Ayan. Tapos ang ampirahin natin ito 2.7 taas 3, pero hindi maandar yung pan motor. Malamig ang tubo natin mga boss master, oh. Hindi maandar yung pan motor. Ayan, nakikita nyo na kaya umuugong. So issue nga, baka capacitor. Checkin natin yung capacitor. So panoorin nyo paano nasi-check yung capacitor na ganito. Dual capacitor to mga boss master. Ayan, tunay nyo mga boss master, ha. Ang mangyayari kasi niyan, init yung compressor niyan. Mag-high-ampere yan. Kasi walang pan-motor. Ayan. Ito na, tumataas na yung pera. So, patayin na natin para ma-check natin. Para ma-check ng capacitor, panoorin nyo mga boss master. Patayin mo na. Ayan. Sila sa pH. Ayan, tagalin natin yung mga pinag-anuan. Elemento. Ayan, tumulungan. Mayroon pag-vlog mga boss, master. Pag mag-isa ka lang, walang tanghawak ng ano. Ayan, tinanggal ko na. So, ito yung capacitor. So, pag tinanggal natin to mga boss, master, pag hindi natin tanda, picture lang natin. Tanggalin natin sa isa. Picture nyo lang. Oh, tapos, siyempre, ibulin yung capacitor. Parehas ng specs, halimbawa 70 plus 2 UF. Ganun din ang bibili nyo. Hindi baling tumangkad ng konti, okay lang yun, basta parehas ng specs. Hindi baling lumit sa kanya ng konti, basta parehas ng specs. Hindi baling tumaas ng konti, basta kakasa sa loob. So tara, checkin natin yung capacitor. Kung paano mag-check, syempre gagamitin natin ng digital voltage tester. Tapos wow, syempre lagay natin sa boy. Tingnan natin ilaw. Ayan, ilaw. So set natin sa yung edit, yan yung F na yan. Tingnan natin isiset yung pag-check ng capacitor. Okay mga master, panoorin nyo paano pag-check ng dual capacitor to. So ito na mga boss master, tinanggal na natin yung capacitor, dual to. Sabihin ng dual, meron siyang yung isang terminal, meron siyang apat na terminal. Ayan o, 1, 2, 3, 4. Yung isa, dalawa lang. Ito yung terminal ng fan motor. Tapos, ito yung tatlo, yung sa line. Okay? So, panoorin nyo paano pag-check. So, tayo sa ito na yung tester natin. Tagayin natin yung isa sa common. Diba? Tapos yung isa, ito common kasi apat na terminal. Lagyan natin sa isa. Ito para sa compressor. Yan.
dapat may makuha siyang 17 UF. Ayan, oh, lobas UF. So 15 lang. So kulang na rin yung capacitor natin. So mababa na para sa 17 UF. Kasi nakalagay dito is ayan, mga lobs, oh. 17 UF, di ba? 17 plus 2 UF, okay? So nakuha natin 15 lang. Dapat 17 nakuha natin. Oh, sirada rin ito. Next natin, mula sa common, punta naman tayo sa pan motor. Yung pan ng kapasitor, ayan. Kailangan may makuha tayo yung 2 UF. Ilawan natin. Ayan, may ilaw na. Kailangan may makuha tayo yung 2 UF. So wala, hindi na sana nagpa-function. Ang makuha natin sa sabi ng 2 UF, ito mga loads, oh. Yung 2 UF na yan, dapat lumabas yan sa tester. So wala, nanoparad lang, naka-end lang tayo. So 5-0. So ibig sabihin, open na itong capacitor na to. Bababa na sa value niya, mas mababa na. So 570 na lang, NF. Nanoparad na lang, eh. Dapat NF, ay UF makuha natin, okay? Yan ang pag-check niyan. Di ba? Yan lang mga master loads. So sira ang capacitor natin. So pakikita naman natin yung bagong capacitor. So ayan yung bagong capacitor mga master boss. Nakaano pa siya, naka bubble wrap. Di ba? Naka bubble wrap pa. Ayan. Tinatagal na natin. Mahirap mag-vlog, mag-isa lang, walang tagawa. So ito yung bago mga loads, mga boss, master. Di ba? 17 plus 2. So ito yung bago. 17 plus 2 rin. So te-test rin natin kung ano dito. So ito na mga boss. Itong capacitor na to, baka kayo malito. Kasi lahat ito, yung bago, is apat ang paa. Yan, nakikita nyo apat ang paa. Ito yung replacement, apat ang paa lahat. So malilito ka, nasa nung pan motor, nasa nung compressor dyan. Pero may nakasulat dyan. Ay, dito, alam mo agad, dito sa may original na capacitor niya, alam mo agad yung compressor at saka pan motor. Pan motor, ayan. Dalawa lang ang terminal. Tapos yung common, apat. Di ba? Pero dito sa bago, sa replacement, lahat ng terminal niya is apat. So, malinito ka, nasa ng common, nasa ng pan. Ganito yan, mga lods, mga master boss. May nakasulat yan. Ayan, oh. May nakasulat yan dito. Ayan, kita nyo ba? Minakasulat yan, pan. Ayan, oh. Minakasulat yan na pan. So, meron herm. Ayan. So, ito yung common, di ba? Common, herm, tapos fan. Hindi ka mali dito. So, ngayon, check na natin tong capacitor kung good. Ito yung bagong replacement. So, lagyan natin yung tester, yung alligator natin sa, hanapin natin yung common. Ayan, common. Ito yung common. Ayan. Ito na yung common, mga master boss. Tapos yung isang alligator prod natin, lagyan natin sa pan. Ito yung pan. Mababasa naman natin, nasan ang pan. Ayun, ang pan. Ayan. O. So, dapat may makuha tayong 2 UF. O, tignan nyo, mga boss master. Ayan, meron tayong 2.0. 2.0 UF. Ito yun. Yung plus 2 na nakalagay. Ayan, yung plus 2 na nakalagay. 2 UF. So, good to. Next natin is, doon naman tayo sa compressor. So, tapos tayo sa pan. Saan ba yung pan? Ito yung pan, eh. Tatagay natin yung pan. Iyakin natin sa isang herm. Sa herm, may nakalagay yan, herm, eh. Mababasa nyo naman yan, herm. So, lagyan natin doon. Kailangan may makuha tayo 17 UF. Ayan. Lagyan na natin. Ayun, 17 UF, mga master boss. So, good ito. Ito bad. So, alam agad natin, sira ang capacitor. Kasi umugong yung ating unit. So, ito na mga master. Sama, meron tayong nakuha 17 UF sa compressor. Ito para sa compressor. Tapos ito sa pan motor na 2 UF. O, diba? 17 plus 2. Yun ang ibig sabihin nito. Diba? 17 plus 2. So, good to. So, kabit na natin mga loads. Testing natin kung aandar na. Kakabit ko muna. Okay. So, ayan na mga boss master. Naisaksak na natin, nakikabit na natin yung bagong capacitor sa replacement. Ayan. So, para hindi kayo malito nga, inuulit natin.
picture nyo na lang yung pinagkabitan. Kasi hindi natin na video paano tinanggal, paano kinabit. Picture nyo yung kinabitan, tapos parehas lang yan. Para may tanda kayo. Ayan. Mga nasa bahay lang, yung natitipid, ay magpagawa. Ayan. Sige. Turo natin. Tapos yan na, nakasaksak na po. Ayan na. Kasi siyempre gamit tayo pirahe. Ayan, nakasaksak na. So, on na natin. So, on na natin. Nandito tayo sa off. Pan muna. Ayan. Pan. Pan muna tayo, mga boss master, ha. So, maandar na yung pan. Ayan na, nakasaksak. Ayan, kita nyo. Maandar na. Nakasaksak ng hangin. Hangin na. Hangin na, mga boss. Oh. Ayan, hangin na. So, punta na tayo sa compressor. Paandarin na natin. Doon tayo sa low pool. Ayan. So, umundar na yung compressor. So, ang indicator naman na umaandar na yung compressor is tapayin natin yung tubo. Ayan, malamig na mga boss master. Malamig na yung tubo. Tapos, checkin natin yung amperahe. Ayan. Tignan mo na natin para mag-high ampere. 2.6. Alam niyo ba mga lods, ang kadalasang sira ng mga aircon dito is capacitor lahat. Yung isa open, yung isa shorted. Sa lugar na to kasi mababa yung aircon, halos ganyan lang ang aircon, dyan lang. Nahihirapan sila. Ayan, ang lamig oh. Kita niyo yung lamig mga lods, lumalabas yung usok. Wow! Ayan, ang lamig na mga boss. Ayan po yung specs niya. O yan, makikita natin specs natin. 3.25 ampere. Ayan, so job done. So, lilinisin na natin. Hindi natin bibidyoan yung paglilinis. Kasi, nakikita nyo naman yung paglilinis na yung iba eh. Paglilinis ko ng ganitong aircon. So, malamig na. Pero may tubo. Yung tubo niya is nag-yelo. Pirahe. So, marumi ito. Kailangan din malinis siguro. Mga kasong pirahe. Okay, linisin ko na mga lords. Ayun yung tamang pag-check ng kapasitor. Ayun ang topic natin. Pag-check ng kapasitor. Dual kapasitor. 3.6, 2.9, 3.0, 3.3. Alam mga lods, malamig na po ang aking aircon. Ito ang number ay. So please like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Nakagawa na naman tayo ng isang projects. Backfrost na po, wala nang yelo. Tapos yung condenser niya, hindi ko mainit ang singaw. Okay na po. Bye!